sa katahimikan ng gabi. Tila mapayapa ang lahat. Pero sa kanyang pagpikit, di na niya masisilayan ang pagsikat ng araw. Madaling araw, noong 28 ng Setyembre taong 2013, sa Purok sa East, Barangay Hugo Perez, Trece Martires, Cavite. Noo'y mahimbing na raw ang mga residente sa lugar. Pero ang mamang ito, na itago na lamang natin sa pangalang Michael, nabulabog ang pagtulog dahil sa mga narinig na palahaw. Noon nga'y, binaliwala lamang ni Michael ang kanyang naulinigan. Pagsikat ng araw, dakong alas 6 ng umaga, nuuwi, nagkakape si Michael sa labas ng bahay. Ilang saglit pa, may napuna raw siya sa isang unit ng pinauupahan nilang apartment. Sa naturang apartment, mayroon daw nangungupahang tatlong tenant. Apo! Kevin! Pero ng mga sandaling yun, tila walang tao sa loob ng naturang unit. Tay, hindi ko makita! Hindi kinataw. Pagkataw, wala akong nasagot sa loob eh. Tay, may duplicate ka ba ng susi? Sandali lang anak, kukunin ko. Sabi ko, tatay, may duplicate ko. Baka may susi. Lato kami ng boarding, so may duplicate. Siyempre, pagkanaw ko. Apo! Apo! Cheryl! Apo! Cheryl! Ay, kinakabahan na ako eh. Pasukin na kaya natin. Sa puntong iyon, nagpasya ng araw ang mag-ama na tuluyan ang buksan ng pintuan. Apo! Sa kanilang pagpasok, mas lalo lang silang nagtaka sa nakita. Wala na ho yung gamit na. Minis na ho yung, wala, yung higaan nila. Kahit anong isa, wala. Higaan na lang ho natira. Apo! Tila unti-unti nang nakukumpirma ni Michael ang masama niyang tutulog. Cheryl! Tapo! Di sabi ko, tatay, ikatukin niyo yung kwarto. Cheryl! Tapo! Cheryl! Cheryl! Nang mabuksan ang pintuan ng kwarto, isang babae ang nuuwi, makikita nilang nakahiga sa kama. Cheryl! Cheryl! Pagbukas ni tatay, nakatagilid siya. Maganda pa ho, ayos ng babae. Cheryl! Kumbaga natutulog lang. Noo'y ilang saglit pa nilang inobserbahan ng babae. Sa huli, nagduda na sila sa tunay na kalagayan nito. Sabi ko, tatay, huwag mo kakukuha na yun. Para kakong iba na kakuyan. Cheryl? Tay, hindi na yata humihinga to. Patay na yata. Ha? Huwag kailangan tumawag tayo ng barangay. Pero sa inisyal na pagsusuri sa bangkay. Nung nagsagawa kami ng investigation, meron kami nakitang pasa sa kabilang kamay niya. Bukod pa dito, yung pumpasa, dito po sa kanyang leeg. Medyo kasi yung dalawang kamay nung suspect. Maari pong sinakal siya. At kahit na maayos ang apartment, may naiwan pa rin trace evidence sa sahig. At sa dingding. Nakita rin namin may mga dugo yung dingding tsaka sahig sa loob ng apartment. Ang mga obserbasyong ito, palatandaan raw sa posibleng naganap na komosyon sa loob ng naturang kwarto. Awan mo ako! Ito rin ang posibleng narinig ni Michael noong madaling araw bago matuklasan ang krimen. Bukod pa diyan, may mga palatandaan rin daw na pwersahang pinasok ang apartment. Sira po yung doorknob nung mismong kwarto ng biktima. Samantala, madali namang nakilala ang biktima dahil siya nga'y tenant doon. Kilala niyo ba yung biktima? Sir, si Sheryl po yan, sir. Border po namin. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Sheryl, 24 anyos. Si Sheryl, 24 anyos. Natagpuang patay sa loob ng inuupahang apartment.
Sa autopsy report na isinagawa ng medico-legal officer ng Cavite Provincial Crime Laboratory, asphyxia consistent with strangulation ang direktang ikinamatay ng biktima. Ibig sabihin, sinakal si Sheryl hanggang sa ito'y mapatay. Pero ang mas masakla pa, nakasaad din sa medico-legal report na may sugat sa maselang bahagi ng katawan ng biktima. Wala rong kamalay-malay si Michael na ang narinig niyang palahaw ay ang tenant nilang si Sheryl. Kung ako'y lumabas, baka maisalba ko pa yung babae. Parang nang nakukonsensya ako na sana lumabas ka para mapigilan mo. Bukod pa sa impormasyong iyon, isa pang napakahalagang lead ang ibinigay ni Michael sa mga otoridad. Hindi raw kasi nag-iisa sa naturang boarding house si Sheryl. Nagtanong-tanong kami, ang biktima kasi ay 2 to 3 weeks lang nangungupahan doon. Kasama raw ni Sheryl sa naturang apartment ang isang katrabahong babae at ang live-in partner nito na kinilalang si Reynald Gamba. Oh, Mal, ikaw pala. Si Sheryl nga pala. Katrabaho ko bago makakasama natin sa bahay. Sheryl, si Reynald, boyfriend ko. Kumusta? Okay na. Pero isang araw, bago mangyari ang krimen, umalis ang babaeng katrabaho ni Sheryl. Ay, alis muna kami. Saan kayo pupunta? Atid ko lang sa terminal kasi uwi ng Lucena. Namimiss na kasi yung kamag-anak niya dun eh. Ang paalam mo kasi kinatatay, ihahatid lang ko yung asawa. Uwi daw sila ng Lucena. Okay. Kamel, ha? Kumbaga, magbabakasyon hula. Matapos ihatid ang live-in partner, si Reynald mag-isang bumalik sa lugar. Sa testimonya ng dalawang testigo, gabi noong 27 ng Setyembre 2013, nakainuman pangaraw nila ito. Hoy, dami na yan. Last na to. Madaling araw noong 28 ng Setyembre, si Reynald mag-isang umuwi sa inuupang apartment kung saan naroon rin si Sheryl. Kinabukasan, natuklasan na nga ang krimen. Siya nga lang ang panang suspect nun. Wala ho siya. Siya ho yung nag-iisa dyan eh. Dalawa lang ho pala sila nung gabing yun. Siyempre, kung ikaw walang ginawa, naandyan ka. Tsaka yung mga gamit mo, naandoon. Sheryl nga pala. Ayon kay Reynald, bago mangyari ang krimen, okay, nagkaroon daw sila ng relasyon ni Sheryl. Nung bagong dating po siya, doon po yung nag-umpisa. Tinginan lang po muna, pakiramdaman. Hanggang sa mga nakaisang linggo na po siya sa amin. Bali, nagkakatabi po kami sa pagtulog. Pagitan lang po yung asawa ko. Doon po yung nag-umpisa. Bali, dalawang gabi lang po muna ang gano'n. Hanggang sa nung lumipat na po siya sa kwarto, doon na po. Sheryl, alis na po. Pasok na ako. Sige, ingat. Bye-bye. Ay, hatid ko muna siya. Sige. Sa paglipas ng mga araw, mas naging malapit na raw siya kay Sheryl. Pag nagkakapalit po sila ng shifting sa trabaho, pag panggabi po yung asawa ko, yun po, siya po yung pang-umaga. Ay, tikman mo tong ulam ko. Sige. Ayon pa kay Reynald, hindi raw niya inasahan na magtutuloy-tuloy ang kanyang lihim na pakikipagrelasyon kay Sheryl. Magdadalawang buwan po. Hanggang sa maganap na nga ang trahedya. Bago po nangyari yun, nag-inuman po muna kami ng mga kasama ko. Mga kapitbahay po namin doon. Umabot nga raw ng madaling araw ang kanilang inuman. Nagalit yung girlfriend. Uwi na talaga ako. Hanggang sa magpasya na nga itong umuwi sa kanilang inuupang apartment. Uwi na ako. Ingat kayo pag-uwi ha. Wala po yung asawa ko nung nasa Lucena po siya. Nung pag-uwi ko po nung gabi, nung lasing po ako. Ayun, okay pa naman po kami. Nang gabing yun, muli raw niyang nakatalik si Sheryl. May nangyari po sa amin, bago kami matulog sana. Patulog na raw sana sila, nang bigla raw makatanggap ng tawag si Reynald. Okay naman. Tumawag po yung libing ko. Kinakamusta po ako. Ayoko na ng ganto. Ikaw na lang nakikinabang sa gantong relasyon. Parang hindi dito na raw sila, nagsimulang magtalo ni Sheryl. Nagtalo po kami.
Sinumbat niya po sa akin yung mga tulong na ginagawa po niya. Tulog ka na nga dyan. Dami mong sinasabi. Reynald, bakit ba di na lang natin sabihin sa kanya yung relasyon natin? Ang gusto po niya mangyari, aminin na po namin yung relasyon po namin dalawa. Hanggang sa parang gusto niya kunin yung cellphone ko, ipalam po sa asawa ko. Tumigil ka! Akin na nga yung cellphone mo! Sasabihin ko sa kanya, may nawagitan sa atin! Tumigil ka! Sabi ko huwag. Kasi ayoko pong malamang gawa po yung buntis po. Sabi ko, mas mahal ko pa rin po yung asawa ko kaysa sa'yo kasi kailan lang naman tayo nagkakilala. Akin na! Wala kang sasabihin! Tumigil ka! Nawala na po ako sa sarili ko. Sobrang lasing ko po. Napagbuhatan ko na po siya ng kamay hanggang sa nasakal ko po siya. Sa pagdidilim raw ng pag-iisip ni Reynald, hindi na raw niya na malayang wala ng buhay si Sheryl. Alam ko kung hindi po ganun magpatawad, hindi po ka ganun kadali magpatawad. Kaya kung ano man po ang parusang iaanin ko saan, tatanggapin ko po. Ito naman ang mensahe ng nangungulilang magulang sa namayapang anak. Paglalaban po namin yung kaso. Mahal ko po yun. Sana masaya ka na dyan. Mabibigyan na ng justisya yung pagkamatay mo. Narito ang kwentong krimenga, tampok ng inyong ABS-CBN, SOCO.